Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buo na ang desisyon ni RJ na makipagkita kay Carlos para kay Annalyn. Ganon din si Dr. Kim. Handa siyang magbuwis ng buhay dahil mahalaga rin sa kanya si Annalyn. Abangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Binawian na ng buhay si Dr. Katie Enriquez. Nagdadalamhati ang buong Apex dahil malaking kawalan si Dr. Katie sa buhay ng mga nurse at doktor dito. Dahil sa magandang pakikisama niya, nangungulila si Zoe kay Katie dahil isang nakatatandang ate ang turing niya dito. Kahit nag-aaway sila, mahalaga si Katie sa kanya dahil tanggap siya ni Katie. Kahit nagagalit si Katie ay alam naman ni Zoe na ito ay para sa kapakanan niya. Samantala, nagpapanggap lang si Gilbert na nasa kanya si Annalyn. Hindi pala sila magkasabot ni Carlos. Inutusan lang siya ni Morgana na hut-hutan ng pera si RJ. Ginagamit nila ang pagkawala ni Annalyn at ang kahinaan ni RJ. Pero natatakot si Gilbert sa ginagawa niya dahil paano kumatuklasan ni RJ na wala pala sa kanya si Annalyn. Ma'am Morgana, nakokonsensya ako. Wala naman sa atin si Annalyn. Mas lalo ko lang pinabibigat ang nararamdaman ni Doc RJ. Natatawa naman si Morgana. Ano? Nakokonsensya ka ba? Yang 10 milyon, barya na lang yan para sa kanya. Mababawi nila ulit yan. Yan naman talaga ang dahilan natin, di ba? Ang pahirapan ang nararamdaman nila. Lalo na si Lines. Sabi ni Gilbert, kung hindi ko lang kailangan ng pera, hindi ko to gagawin. Dahil ang hirap kaya mang-kidnap ng wala. Sa Apex, binabantayan ni Josa si Chang Susan dahil na-confine rin siya matapos ang insidente sa simbahan. Nagpapahinga na lang siya. Kinuwento na ni Josa na nakidnap si Annalyn pero hindi pa rin nila pwedeng sabihin kay Lines na nawawala si Annalyn. Sabi ni Josa, Chang, nagbilin si Doc RJ na hindi natin pwede pasabihin kay Lines ang nangyari kay Annalyn dahil baka mas lalo pang lumala ang nervous breakdown ni Lines. Hayaan na natin si Doc RJ ang magsabi nito sa kanya. Nag-aalala si Chang Susan. Kamusta na kaya si Annalyn? Gumagawa na ba ng paraan si RJ? Umiiyak si Chang Susan. Maya-maya ay dumating si Regan. Malungkot. Mas lalo nag-alala si Nadyosa at Chang Susan. Nagtanong si Chang Susan. Malakas ang kaba niya. Regan, bakit ganyan ang mukha mo? Anong nangyari? Napalingon rin si Josa. Naghihintay sa sasabihin ni Regan na halos hindi makapagsalita. Nang Josa, si Dr. Katie po, hindi nakasurvive sa operation niya. Wala na po siya. Iniwan na niya tayo. Nanlaki ang mga mata ni Chang Susan at Josa sa pagkabigla. Hindi nila akalain ang sunog ay malaki ang naging impact sa buhay nilang lahat. Napaiyak si Josa at Chang Susan. Isang masamang balita na naman ang hindi nila pwedeng sabihin kay Lines. Sa morgue, sinilip ni na RJ, Gisela, Trey ang labi ni Katie. Napakabigat ng nararamdamang pagdadalamhati ni Giselle dahil malapit rin sa kanya si Katie. Malapit na kaibigan niya rin ito bukod pa kay Lines. Iyak nang iyak si Giselle hanggang sa mawalan siya ng malay sa sobrang pag-iyak. Unti-unti na siyang natutumba. Sinalo siya ni RJ. Inutusan ni Ray ang isang staff na dalhin sa ER si Giselle. Samantala, nag-aalala si Dr. Kim sa kalagayan ni Annalyn. Alam ni Dr. Kim na kinidnap si Annalyn ni Carlos. Kailangan niyang tulungan na mailigtas si Annalyn sa kahit anong paraan. Inaabangan niya ang bawat kilos ni RJ. Si RJ lang ang magiging daan niya para malaman ang mga susunod na hakbang ng kidnapper dahil kay RJ lang tumatawag ang kidnapper. Napansin ni Dr. Kim na naging abala sandali si RJ dahil sa pagpanaw ni Dr. Katie. Hindi siya napagod maghintay sa gagawing aksyon ni RJ para kay Annalyn. Eto na, napansin na ni Dr. Kim na nag-aayos na ng isang malaking bag si RJ. Naisip ni Dr. Kim na ito ay puno ng pera pang tubos kay Annalyn. Kikilos lang si RJ nang walang tulong ng mga pulis o kahit man lang kasama kahit hindi pulis ay wala siya. Mahihirapan nito si RJ. Narinig ni Dr. Kim na may isang taong tumawag kay RJ. Pinapaghanda na ang ransom money para matubos si Annalyn. Narinig ito ni Dr. Kim. Lihim siyang nakikinig sa kausap ni RJ sa cellphone. Ito na ang hudyat para magmadali si Dr. Kim. Ang utos ng kidnapper, RJ, magkita tayo.
ilagay mo ang pera sa isang itim na bag. Siguraduhin mong wala kang kasamang pulis, kundi mapapahamak si Annalyn. Pumayag si RJ. Gagawin ko ang lahat ng iuutos mo. Huwag mo lang sasaktan ang anak ko. Nung paalis na si RJ, nagmamadali si na Ray at RJ sa paglalakad palabas ng Apex. Ayaw magsayang ng bawat sandali si RJ dahil bawat oras na nasasayang ay buhay ni Annalyn ang kapalit. Sa malayo ay nakita sila ni Dr. Kim. Muntikan pang makawala sa paningin ni Dr. Kim si RJ. Nagmamadaling tumakbo si Dr. Kim para maabutan niya si na Ray at RJ. Sabi ni RJ kay Ray, ikaw na muna ang bahala kay Ate Giselle Ray. I need to go. Kailangan ko iligtas si Annalyn. Nag-aalala si Ray para kay RJ. Sigurado ka ba RJ? Aalis ka nang wala ka man lang kasama? Sumagot si RJ. Kailangan, dahil yan ang bili ng kidnapper. Ayoko mapahamak si Annalyn kapag hindi ko sila sundin. Sa mga oras na ito ay tinatawag na ni Dr. Kim si RJ. Doc RJ, Doc RJ. Napalingon na si Doc RJ. Nagtanong si Dr. Kim, where are you going? You're going to meet up with the person who kidnapped Annalyn, right? Tumango si RJ. Tipid ang bawat salita ni RJ. Gustong-gusto ni Dr. Kim na sumama sa pagligtas kay Annalyn. Then I'll go with you. Hindi pumayag si RJ. No, it's dangerous to go there. And I don't want my daughter to compromise with the villains. Nakikiusap si Dr. Kim. She means a lot to me. So I'm begging you, please let me go with you. Nagalit na si RJ. I said no, you stay here. Nagmamadali nang umalis si RJ. Iniwan niya si Dr. Kim. Pero dahil sa kagustuhan ni Dr. Kim na matulungan si Annalyn, matigas ang ulo niya. Sinundan pa rin niya si RJ sa ayaw at sa gusto nito. Tutulong pa rin si Dr. Kim na mailigtas si Annalyn. Walang kaalam-alam si RJ na nagmamaneho na rin si Dr. Kim ng sasakyan at sinusundan siya. Samantala, hindi pa rin pinapakita si Lynette. Nasa Apex lang siya. Kinonfine din siya dahil sa nervous breakdown at ultrapresyon dahil marami ang naging biktima ng dahil sa kasal nila ni RJ. Si Annalyn naman ay pilit na gumagawa ng ingay para marinig siya sa labas. Nagbabaka sakali na may isang tao na tutulungan siya. Hindi nagpapakita si Carlos sa kanya kaya wala pang kaalam-alam si Annalyn na si Carlos ang dumukot sa kanya. Iyak ng iyak si Annalyn. Naisip niya ang mga magulang niya. Hindi na sila naubusan ng pagsubok. May mga tao pa rin talaga na ayaw silang maging masaya. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.